tayo, O Espiritu. Iwan namin ay pukawin mo, mapag-alabin puso namin sa katotohanan ay akitin. Iwanag ka sa aming karimlan, puso namin yung tahanan. Ang bayan namin yung gabayan, tungo sa katarung at kalayaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat at sumailin. Maligaya po nating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng Pentecostes. Linggo ng Pentecostes ngayon. Bumaba bilang dilang apoy ang Espiritu Santo sa mahal na Birhing Maria at mga apostoles, at sila'y binigyan ng misyon upang ang mabuting balita ay pahayag sa buong mundo. Mga kapatid, aminin po natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulundan niya, minupuri ka namin. Narangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Tugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulubog sa kanan ng Ama. Maawa ka. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang ang Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinahahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mo ngang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan. Noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagtipon silang lahat sa isang lugar, at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari, mga dilang apoy, na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang atin-ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating mga taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga nasasaklaw ng Libya, nasakop ng Sirene at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Krita at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa atin-ating wika tungkol sa mga kahanga-hangang gawa ng Diyos?"
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami ng iyong nilikha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay yung baguhin. Natatakot mga matay, kung kitlin mo ang hininga, mauuwi sa alabok, pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poon, tanayong baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, poon, tanayong baguhin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam natin na hanggang ngayon ay isang likha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos, ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakikita na ang inaasahan, sapagkat sino ang aasa sa nakikita na? Ngunit kung umaasa tayo na hindi natin nakikita, ito'y hinihintay natin ng buong tiyaga. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. At naunawaan ng Diyos na nagsasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Halina Espiritu, sa sinagbuhat sa iyo, kami liwanagan mo, Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami magpusa. Kaibig at patnubay sa aming mananahan, ang tamis ng iyong buhay, ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit, ang banal na ilaw, kami iyong silayan ngayon at araw-araw.
kapag di ka nananahan, ay walang kaganapan ang buhay namit ng hal. Marumi palinisin, lantay panariwain, sakit namin gamutin. Kami gawing matapat sa pag-ibig mag-alap, lagi sa tamang landas. Lugunin aming luhog, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpalay ibigay sa hantungan ng buhay, ligaya'y walang hanggan. Alleluia, alleluia, Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo bibigyan ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami isa sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo kung hindi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay nito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, nasusuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po tayong lahat. Espiritu ay mananahan. Siya ay ating kaligtasan. Espiritu ay mananahan. Siya ay ating kaligtasan.
Ngayong dakilang kapistahan ng Pentecostes, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno, isang napakaganda, mahaba nga, na paglalakbay itong pagkabuhay at ang kulminasyon, ang konklusyon, ngayon, ang tagumpay, ang panalo, ang pagbabagi laban sa kamatayan, natalo na itong si kamatayan ng pagkabuhay ni Jesus. Palalimin natin ang ating apresyasyon. Palalimin pa natin ang ating pag-unawa at pagpapahalaga sa isang itong pinakadakila at pinakamahalaga, pagkabuhay, huling araw po, Pentecostes ng ating pagpapahalaga. Hayaan niyo po ako nung ako'y seminarista sa San Carlos Seminary. Meron po kaming isang awit at itong basihan ng aking pagbabahagi sa inyo. May isang awit. Ang dulong linya ay "Defeat our Babel with your Pentecost." Tagalogin ko po. Talunin ang Babel ng iyong Pentecostes. Talunin ang aming Babel ng iyong Pentecostes. Ang kabaligtaran po ng kapistang ito ay ang nangyari sa Tore ni Babel. Gumawa ang tao ng napakataas na tore. Tatalunin kita, paabutin ko sa ula pang aking tore. Yan ang kabaligtaran ng Pentecostes na pinagdiriwang natin ngayon. Tatlong bagay. Sa tore ni Babel, pinalitan ang Diyos. Sino ang pumalit? Edi ako. E yung tao. Yan ang tore ni Babel. Imbis na Babel, sariwain, dalisayin natin ang pagpili sa Diyos. Yan ang diwa ng ating ebanghelyo ayon kay Juan. Inilalahad sa atin, inaalok sa atin, ibinibigay sa atin ang buhay ng Diyos ng pagmamahal. Ang ama sumasa anak, ang anak sumasa ama, at ang bunga ng pag-ibig, ang patnubay, ang Espiritu Santo, buhay ng Diyos. Alam ko po, pasensya po, ako din ay may limitasyon bagamat sinisikap ko lahat ng aking kapasidad na binigay sa akin ng Panginoon Diyos. Ngunit alam kong kulang na kulang pang ang description ko sa buhay ng Diyos. Ngunit napakaganda po. At ito pong ating kaligayahan, ito pong ating kasayahan, ito pong hinahanap ng bawat isa sa atin, naghahanap ng tunay at autentikong pagmamahal, pagyakap, katamisan, halik ng pag-ibig ng Diyos. Ito po ang binibigay sa atin. At ang buhay ng Diyos, naway mapa sa iyo, mapa sa atin, mapa sa Kanya, at yung kataganang gagamitin ko, mananahan, mananahan, mananatili sa atin. Ano ang pipiliin mo? Sarili mo? Yabang mo? Ang pinaka magbibigay sa atin ng kaganapan, ang buhay na Diyos. At ang Espiritu Santo
Sinabi dito sa Ebanghelyo ni Juan, siyang magpapaalala sa atin kung tayo makakalimot na at marami tayong mga pinagkakabalahan at nakaligtaan natin. Ang Espiritu Santo ang magpapaalala ng lahat ng bagay na ito sa atin. Ito po, Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo naway yakapin, hagkan, piliin natin. Magsama tayo ng Diyos. Pangalawa, doon sa tori ni Babel, yabang. Ha? Believe ka na ba? Ha? Oh, inggit ka na ba? Galing ko, no? Ha? Ako may gawa niyan, ha? Ha? Oh, ha? Kita nyo? Ha? Ha? Ano sa inyo? Yabang, di ba? Sa ating pangalawang pagbasa, gawa ng mga apostol, ito yung pagsalaysay, umaga yon eh. Mapagkumbaba, mahal na Birhing Maria, mga apostoles. Sila'y nagnobina. Ang unang nobinaryo po, Espiritu Santo, siyam na araw po. Nagdadasal, nagpapakumbaba. Wala silang ere. Ano yung ere? Yung hangin. May malakas na ugong. Pumunta sa isang silid, sa isang kwarto. At ang Espiritu Santo, pinipilit ko pong lakasan ng boses ko eh. Kaya lang eh, kasi importante ang okasyon. Bilang dilang apoy, bumaba sa ulo ng bawat isa. At sila'y nakapagsalita ng iba't ibang mga wika. Taong mga mapagkumbaba. Walang yabang, walang ere. At ang Diyos na nagmamahal, ang patnubay, ang paraklitos, bumaba sa kanila. Una, baka nakalimutan na natin, hindi tao. Kundi Diyos ang lagi nating piliin. Hindi yabang, kundi mapagkumbaba. Kung mapagkumbaba ka, bababa sa iyo ang Espiritu Santo. At huli, mga kapatid, ang tori ni Babel, pagkawatak-watak, pagkasira-sira, pagkadurog-durog, pagkapulbos-pulbos, wala nang natiran, natumba, nasimplang, nahulog. Pira-piraso, hati-hati. Ang Pentecostes, pagkakaisa. Yung ating pangalawang pagbasa, unang Korinto, hindi mo marami ang mga kaloob, ngunit iisa ang Espiritu. Hindi ba marami mga gawain, mga ministry sa simbahan? Ngunit iisang Panginoon, iisang Diyos, iisang Espiritu. May pagkakaisa. Napakaganda ng pagkakabuklod. Iugnay ko uli yung unang pagbasa gawa ng mga apostol. Yung mga tao, ano yung malakas na ugong nun? Mga balikbayan yun eh. Yung iba, pinakadulo, yung silangan, yung Mesopotamia, Arabia. Yan, sa silangan yon. Yung pinakamalayo. Pinakamalayo sa kanlura naman. Yung Egypto, Libya, Roma. Bakit na, hindi ba mga probinsyano ito, mga tagalalawigan, may punto ba sila? Bakit natin sila nagkakaintindihan? Di ba iba yung lingwahe mo? Iba-iba nga ang pinanggalingan, ngunit nagkakaintindihan. Ito po ang milagro ng Pentecostes. Nagkakaisa tayo. Nagkakaunawaan po tayo. O yun lang po, tatlong turo.
Huwag po ito natin tularan ng tore ni Babel. Pinalitan ng Diyos, yabang at saka pagkawarak-warak. Alam po ninyo, ito po, puspos ng yung mga karakter sa Biblia na paborito natin. Anong description sa kanila? Si Maria, puspos ng Espiritu Santo. Yan ang dasal ni Maria para sa atin. Bawat isa sa atin, yung mga mabubuting karakter, ano ang description? Puspos ng Espiritu Santo. At bago ko tumala, alam pa naman natin ang katangian natin. Huling araw natin dadasalin ang Regina Celi. Reina sa langit, magalak ka. Sapagkat dati ang mahal na biring Maria, luha, tangis, panaghoy, puro hati. Bighati, dalamhati, lunggati. At napalitan ng saya, tuwa, galak, ngiti. Yan naman po ang kwento natin, hindi po ba? Na kaya namnamin natin. Huling araw na ito, alam naman natin ang pinagdaraanan. Makalimutan nyo na lahat ng mga sinabi ko. Pero hindi nyo nakakalimutan ang pinagdaraanan nyo. Huling araw ito, dasal natin sa isa't isa na mga pinagdaraanan ng bawat isa sa ating mga deboto, mapalitan ng imbis na reyna sa langit, pangalan mo, magalak ka, matuwa ka. No, tutula na po ako. Ay, nako, lobat pa ako nakalagay. Para baka mawala pa ito. Tayo ang simbahan, likhang kagandahan, mabuting samahan, tuloy dahan-dahan, huwag kang kakabahan, may maaasahan, mayroong kwentuhan, at may bayanihan. Langit kasiyahan, di kaparusahan, walang kaguluhan, siyang kaginhawaan. Kristo'y kasintahan, siyang kapangyarihan, siyang patutunguhan, diwang mananahan. Salamat muli. Mananahan. Espelingin natin ang mananahan. M-A-N-A-N-A-H-A-N. Mananahan. M. Manatili ang Diyos. Pakiulit. A, ating kapiling ang Espiritu Santo. N, nais ng Diyos sa tabi natin. A, ating kapatid si Jesus. N, nagpapalakas ng loob ang Espiritu. A, ating kasama ang Ama. H, habang may buhay, may pag-asa. A, apoy ng pag-ibig niya. At huling letra po, N, nariyan lagi ang Panginoon. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, naway ipagkaloob lagi sa atin ang Espiritu Santo ng Ama at ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay namang uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom
sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo. Sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, amin ngayong pinananawagan ng Espiritu Santo upang kami mabigyan ng lakas ng loob na nag-uumapaw ng pag-ibig na muling na buhay mong anak. Kami dumadalangin, Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa simbahan, manatili nawang tapat na saksi ng banal na Espiritu si Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono, at kaming mga laiko sa bawat desisyon aming gagawin at landas na tatahakin. Manalangin tayo. Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga lingkod bayan, masalamin nawa ng mga pulisiyang kanilang lilikhain at ng kanilang katapatan ng sa konstitusyon ang iyong mapagkandiling pagmamahal. Maghari nawa ang espiritu ng katotohanan sa kanilang mga puso. Manalangin tayo. Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga nakararanas ng matinding pagdurusa, makahanap nawa sila ng kaginhawahan at kaganapan sa pag-ibig at pagkalinga ng mga taong kanilang nakakadaupang palad. Manalangin tayo. Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa aming mahal na mga yumao, patuliin mo sila sa iyong walang hanggang pakikipaniin. Manalangin tayo. Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming makapangyarihan, isinugo ng iyong anak ang banal na Espiritu upang kami matipong muli sa iyong piling. Pag-alabin mo ang aming mga puso ng iyong Espiritu upang kami makapamunga tungo sa pagtatatag ng iyong paghahari sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo. Ngayong ginaganap ang paghahain ito na siya rinawang maglahad ng iyong katapatan
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ang pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos na bansa, ikaw ay dinadakila. Espiritu'y lumilikha ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, ang mga mundo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapin na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos. Nuestra Señora de la Buena Hora.
ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, aleluya. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, aleluya. Sa tagubili na may nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaning iniiwang sa iyong aking kapayapaning binibigay ko sa inyo, tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo, mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Kristo'y muling nabuhay, magdiwang aleluya. Kamatayan ay tinalo, kalangit ay nabuksan, kasalanan ay pinatawad, kaligtas ay dumating, kagalingan kanyang sugat.
hanggat kanyang krus ay tagumpay. Magalak ka, O Maria, na buhay ang iyong anak. Kalungkutan ay napawi, kasiyahan at tuwa. Sa salubong ay lumigaya, nagtago ang mahina. Manalangin na sa langit, kami po'y mapabilang. Ang bato ay pinagulong sa pinto ng libingan. Kayong lino ay iniwan, ang panyo'y nakatiklop. Nagpakita kay Simon Pedro, totoong nabuhay siya. Ebanghelyo'y ipahayag, sinilang ang simbahan. Diyos Ama'y ating purihin, Diyos Anak siyang sambahin. Espiritu'y siyang patnubay, salamat sa Santatlo. Ating Diyos ay siyang umiibig, luwalhating Trinidad. Panginoon ay dakila sa ngayon at kailanman. Magdiwang aleluya, kamatayan ay tinalo, kalangit ay nabuksan. Kasalanan ay pinatawad, kaligtas ay dumating. Kagalingan kanyang sugat, kanyang krus ay magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamamagitan ni Kristo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang Diyos Ama ng kaliwanagan ay nagkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalainawa kayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Di lang apo ay nalumapag sa tanang mga alagad na way tumupo sa lahat ng masamang paghahangad. Kapag lubos na sumikat ang liwanag na magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbibigay kakayahan sa mga tao upang ipahayag ang sabay-sabay at iba't ibang wika sa isang pananampalataya ay siya namang magpanatiling kayo'y nananampalataya at magdulot ng katuparan sa pananabik na makaharap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alisang kapayapaan sa Kristo. Alleluia! Alleluia! Salamat sa Diyos. Alleluia! Alleluia! Padre Jesus, Nazareno, sinasamba mo kami sa kasalanan.
Kristo.